Amen. So ngayon, masaya ka nito mga kapatidahan. Tingnan niyo po. Dito tayo sa Hebrews. Sabi dito, ang tutupo sa katawan ng iyong mugising sa loob ng bahay bata o iyong pinapapansin. Lumalagay ako kung sa iyo hindi nagigising. So, gusto ko rin natin kung bakit ang paglingap ng Diyos sa ating mga buhay ay napaka-perfecto. Diba? Ang lahat ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, napaka-eksakto niya sa atin. At ang Diyos, kapag siya'y gumagalaw sa atin, wala yung kamalian sa atin. Bakit alam na alam ng Diyos kung paano na tayo papapayuhan? Bakit alam ng Diyos lahat ng ating mga pangailangan? Bakit alam ng Diyos lahat ng ating hinahanda? Bakit alam ng Diyos ang ating patutunguhan? Bakit lahat ng bagay sa buong mundo at sa buhay ng bawat sa tao, alam ng Diyos? Dahil sa mga bagay na ito, sabi niya ni David, ang buto po sa katawan na iyong ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin, lumalaki ako kung sa iyo hindi nalilisin. Amen? So, ibig sabihin doon, nasa mamunan pa lang tayo ng ating mga magulat. Nakasubaybay na ang ating Panginoon. Doon ang umumpisa ang paglinga, ang pangangalaga ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen? Kaya, makikita natin na kapag tinitingnan natin ang mga kalooban ng Diyos, ay maunawaan natin ang mga kalooban ng Diyos. Kapag narinig natin yung mga bagay ng Diyos, eksaktong-eksakto sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. Amen? Hindi mo ba? Halimbawa, ikaw nalalagay sa mga mahihirap na bagay. Halimbawa, gumaraan ka sa mga problema. Kapag narinig mo yung salita ng Diyos, na nagbibigay ng payo sa'yo, eksakto-eksakto sa pangangailangan mo. Amen? Unless na hindi mo siya tinatanggap at hindi ka naniniwala sa Diyos. Amen? Pero kapag naniniwala ka sa Diyos, makikita mo, mararamdaman mo na kahit wala namang nagsasabi sa'yo, di ba? Kapag narinig mo ng salita ng Diyos, nararamdaman natin yung katotohanan ng kanyang mga sinasabi ayon sa ating pangangailangan. Hindi din, no? Kaya marunisan yung mga tao na dahil ayaw niyang tanggapin ang payo ng Diyos, kapag narinig niya yung mga masamang bagay na ipinapayo ng Diyos sa kanila, di ba? Parang masama para sa kanila. Hindi nila tinatanggap, nasasaktan sila. Di ba? Nasasaktan. At parang pakiramdam niya, kapag, katulad ng sinasabi ng nakaraan, kapag narinig nila yung mga pangalan ng pastor, pakiramdam niya, sila yung pinapatamaan ng pastor. Hindi naman sila kilala ng pastor. O, di ba? So, bakit ganun ang sitwasyon? Eh, kasi nga, sa paglikha niya sa akin, di ba? Mula na sinapupunan ng ating mga magulang, nakasubaybay na siya. Alam niya lahat ng ating kahinaan. Alam niya lahat ng ating pangailangan. Alam niya kung natutuwa tayo. Alam niya kung nalulungko tayo. Alam niya ang direksyon ng ating buhay kung tayo mapahamak. Alam niya lahat yan sa ating mga buhay. Amen? So dahil alam niya lahat ng mga bagay na yan, hindi siya gumagawa na nakuhula lang sa ating mga damdamin. So kapag kumilos ka sa ating mga buhay, eksakto at perfecto yan sa pangangailangan ng isang tao. Hindi ko maalas, hindi ko lang, hindi ko siya tanggapin. So ganyan ka kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, lagay mo sa process. Sabi pa niya, no, diba? Ako yung nakikita na hindi pa ba ito sumilang? O diba? So hindi pa tayo sumisilang, nakita na tayo ng Diyos. Diba? Hindi na naman kapatid. Ito yung katotohanan kung bakit ang Diyos ay alam niya lahat ng ating buhay. And also, bakit mo kung ilang taon ang haba ng ating buhay? Pagka ito'y nakatitig sa aklat mo na talaan, matagal lang balangkas kung ikaw lamang ang may alam. Amen? Matagal lang alam ng Diyos kung hanggang saan ang hangganan ng ating buhay. Pero hindi ko sinasabi na pare-parey kung hangganan ng buhay. Alam na Diyos kung kailan ka matatapos ang buhay sa mundo. Alam yan ng Diyos. At matagal na yan nakatala sa kanyang isipan. Amen? Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong magtataka
Ngunit meron na mamatay ng maaga, meron na bubuhay ng matagal, meron na aksidente, meron biglaan na mamatay. Lahat ng yan ay nakatakda sa kamay ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, no, batid mo kung ilang taon ang hamak ng ating buhay. Kaya lahat ng ating buhay, lahat ng pagkatapos ng ating mga buhay, hindi yung nagkataon. Hindi nagkataon na aksidente ang isang tao. Hindi nagkataon nagkasakit at namatay ang isang tao. Hindi nagkataon yan sa ating Panginoon. Ibig sabihin ko, yan ang hangganan ng iyong buhay. Siya yung nagtatakda ng hangganan ng ating buhay. Kaya nga tayo, ipinapakilala ng Diyos sa buhay ng bawat isa na tayo ay kanyang anak, na tayo kanyang nilikha, at siya nagiging magulang sa atin, at alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. So ipinapakilala ng Diyos sa atin kung gaano tayo kakilala, at kapag tayo ay dumadako sa isang bagay na nagkakamali tayo, di ba? Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa'yo. Kapag ikaw nasasaktan, di ba? Kapag ikaw ay nakakaramdam ng panghihina sa buhay, na yung iba gusto na magpakamatay, di ba? Nakakaramdam sila parang walang nang halimawa sa kanila. Nakakaramdam sila parang nag-inisa sila sa mundo, di ba? Nakakaramdam na parang maitinakwil ka ng lipunan, di ba? So, hindi ganun ang buhay. Sa kabila ng lahat ng iyong anumalang mahirap na sitwasyon mo, ang Diyos ay parating nakatingin sa iyo. Diba? At hanggang sumaklolo sa mga panahon na ikaw ay tatawag at lalapit sa kanya. Amen? Kaya mo ba? So, gusto ko maintindihan natin na ang Diyos ay parating na ang Diyos sa atin, parating nakasubaybayan sa atin. At parating siyang nakatingin sa bawat luwag ng ating mga buhay. At nahanda siyang sumaklolo sa lahat ng paraan ng ating mga buhay. Kapag yung kalapit tayo sa mga buhay. Di ba? Unless na, hindi kayo kalapit sa kanya. Di ba? So ngayon, ito yung ating pag-aaralan mga kapatid na isa-isa natin ko. Sige lang ganyan. So, ang paglihat ng Diyos sa kanyang lilita. Sabi ko kanina, bakit alam ng Diyos lahat ng bagay sa ating mga buhay? Ikaw po tayo kasi nilang nakita na tayo ng Diyos. Diba? Siya yung lumika sa atin eh. Nasa mapupunan ko lang tayo ng ating mga mag-word, nakasubaybay na sa atin. Alam niya ang bawat ang ulo ng ating mga buhay. Ngayon, aaralin natin, paano lumilingat ang Diyos sa ating mga buhay? Paano ko tayo pinapakalagaan? Paano siya gumagawa sa ating mga buhay? So, ang number one dyan, ang Diyos ay sumasa atin. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Ang Diyos ang ating karapatingan ng ating buhay. So, tatlong mga bagay na yan, uunawain natin kung paano ang Diyos ay sumasa atin. Sa mga panahon, isa na lang ang dati natin at wala tayong katuwang sa buhay. Amen? Sa mga panahon, isa na nararamdaman natin na parang napakalayo ng Diyos sa ating mga buhay. So sa mga panahon na, kung titignan natin, kung sumasa atin ang Diyos araw-araw, bawat panahon ng ating mga buhay, bakit hindi natin matupad ang ating mga pangarap na gusto natin maging masaya, matupad, masaya sa ating mga buhay. Amen? Galagay mo nga yung talaga sa verse 1. Sabi sa verse 1, ako iyong sinisiyasa, batid mo ang aking buhay, ang lahat ng bigin, Yahweh, ay tiyak ng malalaman. Amen? So dito natin makikita, sinisiyasa tayo ng Diyos. At may mga lihim tayo sa ating mga buhay. Napisig ng mga lihim na yan, mga pagkasasalay. Yung mga lihim na yan, nakasalanan. Yung mga lihim na yan, ay hindi natin sinasabi sa ibang tao, ganit kaya makita kasi kahihiyan niya sa ating mga buhay. Amen? Pero sa Diyos, lahat ay hayag at walang nalilihim sa atin. Amen? So ngayon, sabi ko kanina, sumasa atin pala ang Diyos. Pero bakit hindi natin siya maramdaman isa sa katagumpayan? Hindi natin maramdaman sa kapayapaan? Hindi natin maramdaman sa mga masayang mga bagay? Eh kasi sinisiyasa tayo ng Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos maging masaya ka sa mga bagay na masama
at nagbibigay ng kasamaan sa iyong buhay. Amen? Alam mo ba? Kasi kinulatahan ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat sa ating mga buhay. Hindi ka magiging masaya sa mga bagay na masama at nagpapasama sa iyo. Kaya, minsan hindi natin nararamdaman na suma sa atin ang Diyos. Diba? So, sa masamaan sa mabuti ng ating pamuhay, nasa atin ang Diyos. Amen? At sinisiyasat niya tayo sa ating pamuhay. Kaya, kung pagkumakita ng Diyos, na maraming mga way, nasa kamalian, diba? Pasasayahin ka man ng Diyos. O, diba? Iba hindi. Hindi na pasasayahin ng Diyos pag nasa bali ang buhay mo. Kasi ayaw ng Diyos na naandyan ka. Okay mo ba? Nandiyan niyo mga kapatid. Kaya minsan tayo pinaparasakan ng Diyos sa isang buhay na ginagawa natin na nasisiyasak ng Diyos sa atin. Kasi ayaw ng Diyos na makalabi ka dyan. Nandiyan mo? At siguro naman, mga kapatid, ha? Ikaw, alam mo ang ikaw, gusto mo ba na parang yan nasasaktan? Gusto mo ba? Di ba hindi? O kapag nasasaktan ka sa lugar na yan, gusto mo bang manatili ka? Di ba hindi rin? O yun yung dahilan kung bakit kapag nasa masama ang buhay mo, hindi ka dyan pasasayahin ng Diyos. Kasi gusto na Diyos, umalis ka dyan. Patay mo ba? Gusto na Diyos, umalis ka dyan. Gusto na Diyos, lumipat ka sa ibang pamumuhay. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan. Amen? Pero parang buhay mo nasa tama. Diba? Nakita ng Diyos ang kabutihan na ginagawa mo. Diba? Sasaktan ka ba ng Diyos? Diba? Palulungkotin ka ba ng Diyos? Diba? Hindi. Diba? So kapag ikaw nasa mabuting kalagay, pasasayahin ka ng Diyos dyan. O, naitindihan nyo? At kapag nakaharap na magkaroon kasigahan dyan, hindi ka aalis dyan. O, diba? Maratili ka dyan. Kasi nagbibigay na sa inang kasiyahan. O, yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. O, naiingihan mo mga kapatid. Kasi parati siyang suma sa atin, sa masama, sa mabuti namin pamuhay, parati na ang yan ng Diyos. Dapat natin ma-realize na kapag tayo ay binibigyan ng mga pagsubok ng buhay, minsan pinaparusahan tayo, pinaharapdam tayo ng mga masamang bagay sa ating mga buhay. Dapat natin maintindihan ayaw ng Diyos na naandyan ka sa pamuhay niya. Amen? At kapag lumipat ka sa buhay, nakaharapdam ka ng masaya, at nagtatagumpay ka, at nagdudulot ng kabutihan sa iyong buhay, ibig sabihin mo, yan ang gusto ng Diyos sa iyong buhay. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Pero sabi dyan, ako yung inyong sinisiyasat, sabi ni David, batid mo ang ating buhay, lahat ng lihim, Yahweh, na itiyak ng malalaman. Amen? Walang lihim sa ating Panginoon. Pero sa Diyos, sa tao, marami tayong lilihim. At ang ililihim natin, yung mga bagay na nakakahiya, yung mga bagay na makakasira sa atin, yung mga bagay na pagkakamali natin, kasi ayaw natin na masaktan tayo ang ibang tao. Amen? Pero sa Diyos, walang nalilihim lahat. Diba? At tayo ay pinapatnubayan ng Diyos na huwag tayo mabuhay sa masama. Huwag tayo manatili sa isang buhay na naglilihim tayo sa maraming tao. Kaya pagdating sa Diyos, walang lilihim. Pinanahayag lahat. So, sa naluwal, diba? Sabi pa dyan, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hibilingin kahit ikaw ay malay, batid mo ang ating isip. Hindi po ba? Lahat ng ating gawain, hindi yan natin may natago sa Diyos. Sa tao, may natago natin yan. Pero sa Diyos, hindi natin yan may natago. Amen? At kahit tayo nasa malayong lugar, kahit lumipat pa tayo sa sasunod ng mundo, ang Diyos ay parating nakatingin at nakasabaybay sa lahat ng mga tao. Upang bigyan ng bunga ang bawat gawa ng kanilang kamay. Amen? Upang iparanas sa kanila ang bunga ng kanilang mga pamumuhay. Hindi ko ibig sabihin na kapag pinaparasahan ka ng Diyos, hindi ka mahal ng Diyos. Diba? So kapag pinaparasahan ka ng Diyos, ipinapadama sa iyo ang pagmamahal na nais niyang maramdaman mo para ikaw ay hindi manatili sa isang pagkakamali ng buhay. Amen? Diba? Kasi ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay, sumasawa yan. Diba? Sinasaway tayo sa mga pagkakamali. Itinutuwid tayo
Kaya pinabarasahan tayo ng Diyos kasi ayaw ng Diyos na manatili tayo sa isang buhay na parang tayo nakaranas ng pagkaparasahan. Hindi gano'n mga kapatid? So, yan yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tao ay dapat nagiging matalino siya at bukas ang isipan niya sa lahat ng mga mabuting bagay ng Diyos. Amen? So, magkano sasaladuhan ang ating isipan pagdating sa Diyos. Na magbukas lahat yan. So, marunong tayong tumanggap, marunong tayong mamili ng mga bagay sa ating mga buhay. So, marunong tayong mag-identify kung alin ang tama at mali na dapat natin lakaran para maramdaman natin ang buong kautuhanan na ang Diyos ay sumasa atin araw-araw at sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Amen ba? Isang malakas na malakas sa ating Panginoon. So, naman po na paglingkat ng ating Panginoon ay mireno. Ay, dyan, dito, pero ang tingnan ito, mama ka nila, so, dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, tinan nga, hindi ba kayo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Hindi po ba? So, ito yung mga concluding statement na gusto ko nga, itinagdag ko na sa mga aralin niya. Kasi, ito yung mga bisa si Masa atin, di ba? So, hindi lang siya nakasubaybay araw-araw ng ating mga buhay. Hindi lang siya nakakaalam kung mapatapit tayo ng malaki sa sinabungkulan ng ating mga magulang. Hindi lang siya nakakaalam kung paano tayo sumilang at isinilang sa mundo. So, sa panahon na tayo ay nasa mundo, saan ang Diyos ay naninirahan sa atin sa pamagitan ng Kanyang Espiritu? Amen? At ginagawa tayong templo, di ba, ng Kanyang Banal na Espiritu. At yun ang dahilan kung bakit alam niya lahat ng ating mga buhay. Amen? At dahil tayo ay templo ng Diyos, naninirahan sa atin ang Banal Espiritu. So, nagiging siya yung gumagawa sa ating mga buhay. Siya yung nakaupo dyan sa ating mga puso. Siya yung nag-manage ng ating mga buhay. Kaya alam niya lahat kung paano mag-manage ang buhay natin sa masama at sa mabuti. Amen? So, dyan siya nakaupo sa ating mga puso. Dyan siya nakatira. Sumasa atin niya araw-araw. Kaya alam niya kung paano mag-manage ng tama ang ating mga buhay. Kaya kapag tayo naman mali sa buhay, nakagit ang Diyos para tayo ituwin. Naadya ng Diyos para tayo ay kalingain ng mga mabuting bagay para huwag tayong malatili sa isang pagkakamali at makapamuhay tayo sa isang buhay na kaya natin ipagmalaki. Diba? Sa isang buhay na katutuwaan tayo ng ating kapwa. Sa isang buhay na pakikinabangan natin pagdating ng araw at sa araw-araw ng ating mga buhay. Sa isang buhay na kayang lumaban sa mga nahihirap na bagay. Sa isang buhay na magtatagumpay tayo kahit napakadulo sa lingkod. Amen? Sa isang buhay na magsasayang tayo sa gitnan ng mga tao mga masasama. Nakita niyo mga kapatid? Na kasi naandyan siya sa ating mga buhay. Nakaupo siya dyan sa ating mga puso. So, minamanage niya ang ating mga buhay. Dahil sumasa atin siya sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Amen? Kaya, sa isang banda ng mga kapatid, ay alisin na natin ang ating isipan na para tayo humala sa Diyos, para bigyan kita nararamdaman ng Diyos, para hindi tayo kilala ng Diyos. Yung kaisipan na minsan hindi natin kailangan ng Diyos, di ba? Para nagbibisa tayo. So, alisin natin yan, mga kaisipan na yan. Kasi sabi ko kanina, sa masama kalagayan ng buhay mo, sa mabuti ang kalagayan, para kayo naandyan ang Diyos. Na sumasaway at nabibigay ng kasiyahan sa buhay ng mga isa. Amen? So, number two, ay, alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Sabi ka to, ako inyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain, ay bawat inyong malalaman. So, kita nyo mga kapatid, ako inyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang ibig sabihin nga, nakikita tayo ng Diyos. Di ba? Kung gumagawa tayo ng mabuti, kung gumagawa tayo ng masama. Nakikita tayo ng Diyos kung sumusunod tayo o hindi. Di ba? So, nakikita ng Diyos. At nakikilala ng Diyos lahat ng nilalaman ng ating isipan. Alam na Diyos kung gumagawa tayo masama ang loob natin. Alam na Diyos kung sumusunod tayo
masama ang loob natin, kung napipilitan lang tayo, alam ko kasi gumagawa tayo ng tama sa ating mga buhay. Amen? So, pag alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa, kaya ng kanina, sabi ko, wala nalilihin sa Kanya. Kaya nakikita niya, kung gumagawa tayo ng mabuti, o kung gumagawa tayo ng masama, wala nalilihin sa Kanya. Amen? So, alam na rin, gumagawa tayo na naayon sa Kanyang kalungan, kung gumagawa tayo ng hindi naayon sa Kanyang kalungan. So, another one, this verse 4, sabi pa, di ba umiimik daw aking sasabihin, alam mo ng lahat, yun, lahat ay di nalilihin. So, sa ating naman, sinasabi, sabi, di ba umiimik daw aking sasabihin, alam ng lahat. Amen? So, ang Diyos, hindi mo pa sinasabi, diba? Sa isip mo pala, alam na lang ko anong sasabihin mo. Alam na lang ko anong gagawin mo. Alam na lang ko anong lalaman ka sa iyo. Diba? So, kaya dito na ito, isa ito yung mga katulayan ng ating mga buhay. Na, alam na Diyos kung paano na tayo pangangalagaan. Alam na Diyos kung paano siya lumilingkap sa atin. Alam na Diyos kung anong pinaka-exactong pangangailangan natin. Amen? Alam na Diyos lahat kung paano tayo gagalaw at kung anong ginagawa natin sa buhay. So, ito kasi yung misinterpretation ng maraming tao, mga kapatid. Pag-ibig na ito. So, kapag tayo ay nakaranas ng mga masamang bagay, di ba? Ang ating interpretation kaagad sa ating mga sarili ay wala ang Diyos sa atin. Minsan sinisisi ng maraming tao ang Diyos kapag nagkakasakit, kapag nagihina, kapag nawawalan, ang kanilang maraming takbuhan, kanilang sarili, na hindi nila kailangan ng Diyos. O di ba? So, ngayon, ang buhay natin, kapag dumarang tayo sa mga masamang bagay, ang pakiramdam natin sa ating karamihan ng ibang tao, ang pakiramdam nila ay wala ginagawa ang Diyos sa kanila. Amen? Di ba? Pero malis nila, di ba? Kasi kung sumang nila ang karamdam na at maranasan na gumagawa ang Diyos sa kanila sa mga mabuting bagay. O di ba? May hindi ganyan mga kapatid. Doon ang nalang gusto karamdaman at doon ang nalang gusto kilulatin na gumagawa ang Diyos sa kanila sa mga mabuting bagay. Pero sa mga masamang bagay, ay ito lang kila natin na gumagawa ang Diyos sa mga masamang bagay sa ating mga buhay. Yung mga pagtutuwid, yung mga pagpaparusa, yung mga pagsaway sa atin, ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Pero karamihan ng tao, nilang kinikilala yan. Di ba? Ang gusto lang nilang kilalanin, gumagawa ang Diyos sa mga mabuting bagay sa kanila. Lahat ang buting bagay, pagsama-sama na, wala na ang Diyos yan sa kanila. Amen? So dapat natin maintindihan, mga kapatid, na gumagawa ang Diyos sa masama at sa mabuti ng ating buhay, gumagawa ang Diyos dyan. Di ba? O kaya, ang tanong, kung di gumagawa ang Diyos sa mga masamang bagay, sino nga nakikilala ng nagpaparusa sa iyo? Di ba? Sino nga nakikilala ng nagpaparusa sa iyo? Ang diablo. Di ba? At yung kilala ng mga ang diablo, bilang parang sa akin ang diablo, ganun na. Tapos pag mapagabuti ang kalagayan mo, pinapabuti ng isang buhay mo. Di ba? Nakikita yung mga kapatid. So, hindi ko kasi nalagay dyan, nakalimutan ko lagay dyan. So, sa ibang talaga ng Biblia, di ba? Ang sabi ko, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasala at hindi maaaring nagkasala at hindi sila ginagalaw ng Diyos. Nakikita yung mga kapatid. So, ang mga anak ng Diyos na nabubuhay bilang anak ng Diyos, hindi siya ginagalaw ng Diyos. Takot ang Diyos sa mga anak ng Diyos. Nakikita mo? Kaya, hindi mo ang pinaparusa hanggang kumaranas ka ng mga masamang bagay. Ay, hindi ang Diyos ang gumagalaw sa iyo. Di ba? Hindi ang Diyos ang gumagalaw niya sa iyo. Ang Diyos ang gumagawa niya para ikaw ay ituwid at sawayin ka at ibigay sa iyo ang eksaktong pangailangan. Kasi ang Diyos hindi na alam kung ano ang eksaktong pangailangan ng tao. Pagdating sa katuwiran at kabutihan, walang alam niya. Ang alam niya nang gawin, mga masamang bagay. Amen? At wala yung kapangyarihan sa atin kapag tayo nasa Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid? So gusto ko makita ng ating mga buhay ang kapangyarihan ng Diyos sa atin.
Hindi lang yung gumagawa sa kabutihan, gumagawa rin yan sa mga masamang bagay para tayo sawayin at ituwid at hindi tayo manatili sa isang masamang pamumuhay. Amen? Kaya dyan, kahit sa ating mga pagkasalita, di ba? Hindi pa rin ang sinasabi, alam natin sa magmumura ka. Amen? Alam natin sa pupuri ka. Alam natin sa sasabay mo siya. Alam natin sa pasasalamatan mo siya. Alam na Diyos yan, kakarami sabihin. Alam na Diyos na panangalamin ka. Alam na Diyos na hihingi ka ng gamay sa kanya. Alam na Diyos ang bawat salita na sasabihin ng ating mga labi. Bago nga niya sabihin, alam na lahat yan ng Diyos. Amen? May kapag nananalamin ka, kapag hindi binigay sa ilang Diyos ang iyong mga panalamin, di ba? Ang ibig sabihin lang na masisiyasap ng Diyos ang iyong pinapanalamin ay hindi ka lang dapat para sa iyo. Hindi may, hindi may kailangan kayo. Akala ko na kailangan ngayon ngayon, pero minsan hindi may kailangan ngayon sa inyong Diyosin ng Diyos. Ang kailangan ko ngayon, maging mabutik tao ka. Diba? Kailangan ko ngayon, ang gusto lang sumunod ka muna. Diba? Kasi lahat ng buwan ng ating mga kamay, yan ang pinagawa. Lahat ng gawa ng ating mga kamay sa ating Panginoon, yan ang pinagbubunga ng Diyos. Amen? Ang gusto kasi ng Diyos ka ng mga tao, nasa naminihilin nila mga imposibleng bagay. Diba? Yan ang pinagawa, yan ang ginawa, yan ang pinagpagod yan, sa pinig niya sa Diyos. O, hindi ako binibigay sa inyo ng Diyos. Amen? Hindi ako binibigay sa inyo ng Diyos kasi alam niya ang Diyos ang laman ng isipan sa ayaw magpagod, ayaw magpagal. Di ba? Ang gusto mong instant, hindi ako binibigay sa inyo ng Diyos kasi makakamili yan sa inyo. Diba? Makakasama yan sa inyo. O, di ba? Hindi tayo maramarin. Kaya sabi ko kanina, habis kapag gumawa yan sa atin, eksakto yan sa ating mga pamailangan. Di ba? O, ang buhay natin ngayon, kailangan tayong sawayin ng Diyos. Diba? Sasabayin tayo ng Diyos sa eksaktong pamamaraan na mararamdaman natin ang pagkalilang ng ating Panginoon. Diba? Unless na matigas ang puso mo, matigas ang puso ng tao, ayaw tumanggap, nagmamagaling, lahat ng bagay, alam niya. Diba? Ay hindi talaga matutuloyan sa ating Panginoon. Diba? Mararating nila yung matigas ang puso para sa kanya ang kapusan ng buhay. At yes, kapag akong babayan, tumanggap yan ng mga aral ng Diyos, at maramdaman niya, natakulat siya, hindi siya Diyos. Diba? Diba? Kasi minsan, magpakalagay ang mga tao parang Diyos. Parang nga pakatalino nila. Parang sila lang may hawak ng katalikuhan at lahat ng tao. Diba? Na nakilala niya, pakiramdam niya siya, pinakamalunan sa lahat. Diba? Kaya huwag natin ganyayari. At yung pagpapakay, ang kanyang kilasi ng pag-ugali ng tao. Diba? Diba? Kasi masama niya sa patingin ng Diyos. Parurusahan tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. At huwag natin hangarin na mapaparusahan tayo. Ang hangarin natin ay binibless tayo ng Diyos, di ba? Para maging masaya at maayos ang ating mga buhay. So, also natin ba? Tingnan nyo ito, kapatid, ha? Kung alam natin sa lahat ng ating mga ginagawa. Na sa Romans 8:26, sabi niya, at ang Diyos Diyos yan nakakasaliksik sa puso ng tao. Di ba? At siya nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang nangangagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ba? So, ibig sabihin, bakit alam na yung lahat ng ating ginagawa? Dahil doon sa Espiritu ng Diyos na nakatiya sa atin. Amen? Sabi kanina, tayo ay templo ng Diyos at ang kanyang Espiritu ay naninirahan sa atin. Bakit alam ng Diyos lahat ng bagay sa ating mga buhay? Gawa mo sa Espiritu na naninirahan sa atin na nagpapaunawa sa Diyos at sa tao. Yan yung connection natin, yung Espiritu yun, yun yung Espiritu ni Kristo na ibinabahagi sa bawat isang tao na nagpapaunawa at ang lahat ng mga bagay na mabuti para sa tao at para sa Diyos. Amen? Kaya sabi niya, ang Diyos, ang siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung anong kalooban ng Espiritu. Diba? So siya'y sumasaliksik sa ating mga puso. Kaya alam niya lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Sabi niya, kung ano ang laman ng puso natin, diba? Yan ang lalabas sa dilim natin. Kung ano ang laman ng puso natin, yan ang matitika sa mga gawa ng ating mga kamay. Imagine the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? So kaya ang laman ng puso natin, o ang laman ng mga mabuting bagay, ang lalabas sa ating mga buhay, mabuting bagay. O ang laman ng puso natin, imasa ka,
masasama ang lalabas sa ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Amen? Kapag marunan natin kaisipan, di ba? Magiging marumi ang ating puso. Ang ating buhay ay magiging marumi sa harapan ng ating mga buhay. Kaya, ang puso natin, yan ang pinbakan na kung ano yung gusto natin gawin. Kung ano laman yan, yan ang lalabas sa ating mga buhay. Amen? So, kaya alam ng Diyos, ang laman ng ating puso, alam ng gusto anong gagawin natin. Kapag nakaipag yan sa ating mga puso, hindi pa natin sinasabi, alam ng Diyos, lalabas yan sa bibig natin. Diba, sabi kanina? Bago tayo bibig, bago tayo sabihin, alam ng Diyos yan. Bakit? Nasisiyasan yung puso natin eh. Kung anong laman yan, alam ng Diyos yan ang lalabas sa atin. Amen? Kung mabuti ang laman yan, alam ng Diyos mabuti ang lalabas yan sa bibig natin. Hindi pa natin sabihin na, alam ng Diyos, kung anong sasabihin natin. Depende sa laman ng ating mga puso. Meron ko ba? So kaya, wala tayong kaitatakot sa Diyos. Gusto ko lang makita natin na kapag ganihan ng Diyos sa buhay ng isang tao, ay parating na andyan na kagabay sa ikamibuti ng harap sa sarili. Upang maramdaman ng lahat ng mga tao ang kanyang walang pagmali o walang sawa pagmamahal sa kanyang mga ilikan. Amen? Kaya nga sa John 3:16, sabi ko, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, ibig sabihin, sa lahat ng kanyang mga ilikan, ganyan na lamang ang kanyang pag-ibig. Amen? So, dahil mahal niya ang kanyang ilikan, gusto lang iparamdam at ipadama sa lahat ng kanyang ilikan na naandyan siya sa hirap at sa himan, sa ginhawa ng bawat tao. Naandyan siya, gumagabay siya. Amen? At sabi pa doon, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba? So, mahal na lahat ng tao. Iniibig niya lahat ng mga tao. Ang gusto lang niya sumampalataya ang tao sa kanya para yung pagmamahal kayo ay maramdaman ng lahat ng mga tao. Ngayon, bakit hindi nararamdaman ng tao ang kanyang pagmamahal kahit sinabi ang mahal niya sa libutan? Eh, hindi kasi sumasampalataya sa kanyang Amen? So, ang panamahal na Diyos, nakapoint yan, nakaaraw yan. Nakaaraw yan sa lahat ng mga tao. Nakalagay yan, nakadas yan sa lahat ng mga tao. Yan pagmamahal ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin nung, nakadas yan sa iyo. Sa oras sumampalataya ka, mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Diba? So, halos na, hindi ka sumasampalataya. So, mananatili nakaabang yan sa iyo. Naghihintay sa iyo kung kailan ka sasampalataya, kung kailan ka susunod. So, araw ka susunod ka, doon parang maraming naman ang pagmamahal ng ating Panginoon. Naintindihan mo? Pero hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, hinihintay ka na gusto sumampalataya. May nakaabang na pagmamahal para sa iyo. Hindi mo ba? Kaya lang simple ang tao kasi, minsan pati ka sa puso. Hindi ba? Minsan din ang nakailangan ng Diyos. Minsan pakiramdam niya, kaya niya ang sarili niya. Hindi ba? Parang hindi nakailangan ng Diyos. Kaya yung pagmamahal ng Diyos, parati lang nakaabang. Walang manifestation. Di ba? Hindi yung nararamdaman. Kaya nakaabang yung pagmamahal ng Diyos. Naghihintay sa kanya. Di ba? Dahil hindi ka sumasabang, tayo yung sumusunod. Kaya sa oras na sumunod ka, di ba? Di mo mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Meron mo ba? So, maraming na pala pagsabi ng Diyos. Alam mo ko yung lahat ng aking ginagawa sa pamagitan ng Espiritu na nasa atin. Amen? Yan yung gabay at patnubay ng Diyos kung bakit alam natin lahat ng bagay sa ating mga buhay. Lahat yung mga mamatay. So, may silang ito, ano mamatay yung Diyos na ito. Hindi lang tayo mamatay ako sa Diyos. Sabi niya ng Diyos, ang sa atin ay nabitingan. Ika'y laging kapiling mo, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin na nabitingan. So, dito pinapakita na dahil ikaw lagi kapiling katabi ko oras-oras. Amen? Ano po ba? Oras-oras. Kapiling niya tayo. Kasama niya tayo. Di ba? Alam ko Diyos kung kailangan natin ang kaligtasan. Alam ko Diyos kung kailangan natin ang kalakasan. Alam ko Diyos kung kailangan natin ang pag-iingat. Alam ng Diyos kapag tayo nilalagay sa mga masamang kamabayan. Amen? Kaya sa lalo ba? Lalo sa 6. Tayo pa na 6. Magtatakaw sa lirin, alam ang ating buhay. Hindi ko kaya patawain na iyong karunungan. Amen? Kung sabi niya David sa kanyang panalangin, minsan nagtataka siya sa kanyang sarili. Di ba? Nagtataka siya, bakit alam ng Diyos lahat ng kanyang
buhay. Kasi nagtatak siya, sabi ni David, bakit? May parami pa magaling hindi kaya tulawain. Diba? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay napakahiwaga niya sa buhay ng bawat isa kapag tayo isa ay naliliis yung ating isipan. Amen? Ito ko sinasabi yung propeta si David. Isa lang din siyang tao, lang din siyang nagkakamali. Isa rin siyang tao, isang bumabagsak ng ihina. Sa panahon na siya'y nangihina, di ba? Nararamdaman niya din ang nararamdaman ng maraming tao. Kapag siya misal ay nalalagay sa mga alamani ng buhay, so nararamdaman din na misal na parang hindi na maramdaman ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan misal lahat ng mga nangyayari sa kanya. Bakit tumara na siya ng mga negatibong bagay? Amen? Di ba? Di ba misal ganoon din tayo? Misal nagtatanong tayo na pag-alalagay tayo sa mga negatibong bagay, nagtatanong tayo, hindi natin maintindihan bakit nangyari sa atin ito. Di ba? Kaya kung mayroon mga tao minamisan, ngayon din ba sa kanila? Diba? Kapag dumaray sa mga masamang bagay, minsan sinasabi nila na, marami mo masamang tao, eh bakit ako pa? Ba? Diba? Tapos hindi nila naiintindihan, hindi nila sarili nila, nasa masamang bagay din, ayaw niya tanggapin, minsan ayaw niya magpatawin. Kung minsan naman sinasabi niya, bakit ako nalangin ako na kasi sumasambaranas ako sa iyo? Bakit parang pagsubok para tayo aking nararanasan? Ba? Diba? Panginoon, gusto ko namang pagdago eh. Gusto ko namang baguhin ang buhay ko eh. Pero bakit hindi ako nakapagbago? O diba? Isa may mga tanong natin yan. Dati naman parang kasalanan pa ng Diyos. Hindi ka pakaramdam ng kabutihan, diba? So, ibig sabihin lang ako, bakit mo nararanasan niya? O bakit isa hindi mo naiintindihan ang mga bagay ng Diyos? Kasi, ang isa, hindi natin pinagtutuunan ang mga solusyon sa ating mga buhay na isinasama natin ng Diyos. Amen? Kasi gumagawa tayo ng solusyon, hindi natin kasama ang Diyos. Hindi natin inuunawa, bakit tayo nilalagay sa mga masamang bagay? Bakit nahihirapan tayo? Bakit hindi tayo makausap? Bakit isang alam niya makahirap at tagumpay? Di ba? So kasi dapat identify natin ang ating mga sarili sa buhay ka na bumuhay. Amen? Baka naman kayong pagkakamali na ayaw mong baguhin, ayaw mong alisin, na pinaghahawakan mo. Para baka meron mga bagay sa buhay mo na ang inaakala mo tama. Pero mali pala sa ating Panginoon. Hindi mo siya binibitawan. Sa hindi magtutulog sa inyo ng Diyos, para hindi mo maintindihan ang Diyos bakit kayo nilalagay sa masamang sitwasyon. Amen? Kaya dito, sa ating pinag-aaralan, gusto kong imulat natin ang ating mga kaisipan. Imulat natin ang ating kaisipan. Imulat natin ang ating mga mata sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na kapag tayo nalalagay sa mga masamang bagay, dapat ma-realize tayo, baka meron tayong pagkakamali. Baka meron tayong isang bagay sa buhay natin na ayaw natin itahapon, na tama para sa atin, pero mali sa Diyos. Amen? Hindi ko ba? Na baka may nag-iisan din kung bago tayo hindi makausad sa buhay na gusto natin maging masaya at maging mabuting tao. Meron po ba? So, gusto kong makita natin yan, mga kapatid, para tayo sa ating sarili, maramdaman natin ang pabilis na meron talagang Diyos na gumagabay sa bawat isa sa atin pagpatungo tayo sa kanyang kabutihan. Amen? And also, kapag naramdaman natin nasa mahirap na bagay tayo, nasa mga trials ng buhay tayo, dapat maramdaman din natin na tayo nasa palitong mga humingi tayo ng pagkabay sa Diyos. Diba? Magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Humingi tayo ng gabay sa Kanya, ang Panginoon. Ano ba itong nagagawa ko? Baka pa rin itong ginagawa ko, ipangawa mo sa akin. Para hindi ako maratili dito sa ganitong klase ng buhay. Ano ba dapat kong gawin? O diba? So, lumapit tayo sa Diyos kapag tayo nilalagay sa ganitong buhay. So, huwag tayo manatili na, hindi, okay lang. Ay, itong lampasan, kaya itong labanan. Huwag ganun, di ba? Kasi makita tayo nilang isang tao. Di ba? Lahat ng bagay sa mundo ay kapag tapos tayo lang natin yan, kapag kasama natin ang Diyos. Pero kung mali, kapag natin kasama ang Diyos, lahat tayo mabagsak. Di ba? So, kailangan natin ma-realize na meron isang Diyos na gumagabay sa atin sa mahirap, at sa madali, sa masama at sa mabuti, at dyan ang Diyos na kasabay-bay sa iyo para ikaw ay makapamuhay sa isang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya kasi nga, minsan sa pakiwari mo,
yung ginagawa mo ay kailangan mong kayangan. Sa pakiwari mo, tama. Pero sa paningin natin, tama. O diba? Tama para sa'yo. Kailangan mo para sa'yo. Pero misal, hindi naman kailangan na yun para sa'yo. O misal, hindi naman tama sa paningin natin para sa'yo. Na hindi ka natin tutulungan, hindi ka natin nagkabaya, kasi ayaw ng Diyos na mabuhay na isang buhay na ikatapahalap ng pagdating ng araw. Amen? Ayaw mo ba? Pero still pa rin naman, hindi naman tatapusin ang isang buhay mo na dahil lang sa mga pagkakatali. Nandali ba ang kapatida? Hindi binabawi ng Diyos ang buhay ng isang tao na dahil sa pagkakatali at mga kasalanan. Nandali yan, mga kapatid. Ha? Alam, makasalanan ka, babawin ka ng Diyos. Mapatay ka na ng Diyos. Hindi ganun. Amen? Kahit gusto mo, kahit gusto mo, mamatay ka na. Kasi mga tao ganun eh. Pag sobrang nagtihira, sana mamatay na ako, sana ko nila ako ni Lord. O diba, hindi ikaw ang mag-desisyon kung kailan ka mamamatay. Wala kang karapatan na mag-desisyon sa sarili mo kung kailan ka mamamatay. Amen? O diba ba? Wala kang karapatan. Ako hindi yan, buhay buhay na hindi yan sa'yo. Pinahirap lang yan sa'yo ng Diyos. At ang Diyos na nakakaalam kung kailan niya babawin ang buhay na yan. Amen? Hindi mo ba? Kasi sa mga kanina eh, alam ng Diyos ang haba ng iyong buhay. Alam ng Diyos kung kailan na magtatapos. Nasa kamay ng Diyos ang buhay ng lahat ng tao kung kailan niya gagraduate sa mundo. Amen? Hindi mo ba? Wala yan sa ating mga kamay. Kahit hangarin pa, namatay ka na. Diba? Kung hindi ang kalooban ng Diyos para sa'yo, mananatili kang buhay. Kaya ako magsalintan kahit naghihirap ka. Diba? Kasi hindi binabawi ng Diyos ang buhay ng isang tao dahil lang sa mga pagkakamali at kasalanan ng tao. Amen? Kapag ang tao nasa mali, nasa kasalanan, ang gusto ng Diyos ay makapagsisika at makapagbago ka para maranasan mo ang isang buhay na wala sa kasalanan at pagkakamali. Amen? Hindi mo ba? Sa buhay ng kapag isa'y. Diba? O diba? Dabi sa natin natin may intindihan. Kaya sabi ni David, di ko kaya kumuhain ng iyong karunungan o kayo may intindihan na natin. O sa panahon ni David, diba? May mga hiwaga. May mga karunungan ng Diyos na hindi nila may intindihan. Sa panahon nila, sa panahon ng Testament. Pero sa panahon ni Kristo, ang lahat ng mga karunungan na hindi nila kaya kumuhain, ipinakunawa sa panahon ni Kristo hanggang sa panahon natin ngayon. Amen? Ayan mo ba? Kailangan naiintindihan natin yung mga bagay na hindi nila naiintindihan ngayon, naiintindihan na natin ngayon. Ayan mo ba? Kasi ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang lahat ng kanyang karunungan at kaalaman, lahat ng kanyang kaunawaan. Kaya tayo minsan, nabubuhay tayo sa New Testament life. Diba? Yung Testament principles, nabubuhay tayo. Nabubuhay tayo sa Christianity, sa Christian principle. Diba? Pero minsan, ang ating mga pamumuhay, diba, ay nasa Old Testament life. Amen? Diba? Tayo nabubuhay tayo ngayon sa New Testament rules. Diba? Yung Testament covenant, diba? New Testament laws. Pero ang style ng ating pamumuhay, ang mumuhay tayo sa New Testament. Amen? Diba? Bakit sinasabi ko ito? Diba? Kasi sa panahon ng Christianity, lahat hayag. Sabi nga ni Pablo eh, ang mga mystery, ang mga himaga, sabi sa Ephesians, na inilihig sa matagal ng panahon. Diba? Ay inihayag ngayon sa kanyang mga anak at mga bagay. Amen? So kaya sa panahon ni Kristo, lahat ng hiwaga sa Old Testament, sa lumang tipan, inihayag ngayon sa New Testament hanggang sa kapanahon natin. Kaya dapat natin makita at maintindihan ang lahat ng panunungan at kaalaman ng Diyos. Kasi hindi na itinatago ng Diyos yan. So unang panahon nakatago yan, eh hindi nila maintindihan. Kasama si David sa mga
sa mga tao na nung unang panahon, hindi niya maintindihan, hindi niya makunwanan ang mga kalulungan ng ating Panginoon. Kaya mapalawin tayo yung mga kamalig sa mga panahon natin dahil walang inililikip na kalulungan ng Diyos sa ating mga buhay. Diba? Yung kalulungan ng Diyos, walang inililikip niya sa atin. Inihayag yan sa atin. Dahil yan ay pagmamahal, pagkalingat, paglingat ng ating Panginoon. Amen? Amen mo ba? Kasi kaya nga noon eh. Tignan nyo, kapag nagkakabali ang tao to, ang daming hinihingi ng kautusan. Tignan? Tapos, hindi naman sila nalilinis sa kanilang mga kasalanan. Pero pakiramdam nila, napatawag sila ng Diyos. Pakiramdam nila, naging dapat sila sa Diyos. Pero sa totoo, hindi naman nakakalinis ang kanilang ginagawa. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Yung paghahandog ng iba't ibang mga hayop, ng mga tupa, at mga hinihingi ng kautusan para sa kasalanan, ginagawa nila yan. Kapag ginawa na nila yan, pakiramdam nila, pinatawag sila ng Diyos. O diba? Kasi sino sila yung kautusan? Pero totoo, hindi naman nalilinis ang kanilang mga sarili. Hindi nila alam na hindi naman talaga nila nalilinis ang kanilang mga sarili. Amen? Pero sa itong tayo niya, diba? Inihanap ng Diyos sa ating mga bukay at ipinaglawa sa atin na tayo pinatawa na inilinis na ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng doon ng ating Panginoon sa Kristo sa pananampalataya natin sa Kanya. Amen? So naintindihan natin yung mga hiwaga na matagal nang inilihim ng Diyos sa matagal na panahon. Ngayon ay inilihim niya at ipinaglawa niya sa lahat ng kanyang mga anak. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya lang ngayon, gusto mong makalakad na maging kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Diba? Hindi na nakatago. Gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mong pagdamatay ka, makarating ka sa lapis. Hindi na nakatago yan. Subunod ka lang kay Kristo. Mabuhay ka sa mga mabuting bagay ng Diyos. Makakarating ka sa lapis. Amen? O diba? Samantala nang nahanap nila yan na makarating sa langit, hindi nila alam kung paano sila nakarating sa langit. O diba? Pero sa panahon natin ngayon, tumating si Kristo, inihayag lahat ng lihim para tayo makarating sa langit. At maunawagan natin ang mga hiwaga na matagal ng lihim sa matagal ng panahon. Amen? Yan ang pagkalinga ng ating Panginoon. Kumbaga, ano ba ikaw? Meron kang minamahal. Diba? Meron kang kinakalinga. Diba? Gusto mo siyang maging mabuti. Diba? Kasama mo. Maglilihim ka ba sa kanya ng mga mabuting bagay? O diba hindi? Diba hindi ka maglilihim? Kasi ang larawan ng ating pagkalinga ay yung ating sarili nararamdaman ng ginagawa. Amen? O diba? Kaya yung pagmamahal sa kapwa eh. Mahalin pa mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. O kapag mahal mo yung kapwa mo, diba? Yung mga nararamdaman mo na ipinasasaya mo, o diba, ililihin mo ba sa kanya? Diba? Diba hindi mo siya ililihin, diba? Ipararalas mo rin sa kanya. Hiwaga yung para sa kanya. Pero dahil maintindihan mo, diba? Kapag sinabi mo sa kanya, isinero mo sa kanya, hindi niya magiging hiwaga sa kanya. Naiintindihan mo na. Amen? O diba? Kaya sa panahon natin ngayon, hayag ang lahat ng mga mabuting bagay sa ating Panginoon. Walang nalilihim. O diba? So, kaya dito natin makikita sa pangalan, yan pa nga, isa pa yan. Gano'n. Na, sabi niya sa John 14:26, sabi niya na, ngunit ang pagtubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan mo, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay ay magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Amen? So ito yung dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon walang lihim at walang hiwaga sa ating mga buhay. Amen? Kasi dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin, sabi ni Kristo dyan sa mga talata niya, sabi doon, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Amen? Yan yung revelation ng mga hiwaga ng unang panahon, inilibis sa panahon natin sa pamagitan ng Espiritu ni Kristo. O dito ba? So, kasi gusto namin sa kalingarin tayo sa pamagitan ng mga mabuting bagay, kaya hindi na inilihim lahat ng mga mabuting bagay
para sa atin at para maranasan natin ang pagmamahal at pagkalinan ng ating Panginoon. Hindi po ba? Ano tayo? Magulang tayo, di ba? Meron tayong kalunungan kung paano kung pangangalagaan ang ating mga anak. Alam natin ang mabuti. Di ba? Alam natin ang mabuti para sa ating mga anak. Ililihim po ba sa kanila? Di ba? Hindi. Di ba? Alam mo ang mabuti. Magiging mabuti siya kapag sinunod niya ito. Hindi mo ililihim. Sasabihin niya sa kanila ang pangarap niya sa kanila para sila ay hindi makapanuhay na para walang alam sa mundo. Ano yung selfish ka? Di ba? Ano sa inyong mahal ng inyong mga anak? Pamaya ako sa lupang buhay ng pag-isa, bahala ka sa buhay. O di ba, mamuhay ka ng mag-isa, bahala ka. Pero isang responsable ka nga, o responsable ka pati, o responsable ka ibigan, lahat ang nararamdaman ng mabuting bagay, i-share mo yan sa iba. O di ba, kasi gusto mo rin maranasan niya, naging masaya ka, gusto mo siya maging masaya. Ano na, sa selfish ka. O di ba, makasalimin ka, wala kang pakialala sa iba. O di ba, pero kung meron kang pag-alala sa kanila na pagmamahal at pagkalinga, lahat ang nararanasan ng mabuting bagay, hindi ka magdadalawang isip na siya sa kanila. O di ba? Kasi mahal ka sila eh. May pagpapahala ka sa kanila. So, at gusto ko lang makita natin dito mga kapatid, ito yung katunayan na walang lihim sa atin at Diyos. Sa lahat ng mga bagay na gustong maintindihan ang Diyos sa buhay natin, ibinigay na sa atin lahat yan. Kung meron yung mga bagay na inilingkit ang Diyos sa atin sa buhay na ito, yun yung mga bagay na nasa langit. Amen? At magiging regulation din yan kapag naandun na tayo sa langit. Pero sa pamumuhay sa mundo, lahat ng pangangailangan natin sa katalinuhan, sa pamumuhay, sa kaalaman, lahat ng kailangan ng tao, wala ng mystery yan. Amen? Wala ng mystery. Lahat ang ibinigay na sa atin, ipinangunawa na sa atin ang Diyos. Ibinigay niya sa mga tao para maintindihan ng lahat ng tao ang kanyang mga kalungan. Habang siya nabubuhay, pero kapag tayo nakarating sa langit, yung mga bagay na naandun, na hindi naman kailangan dito sa mundo, yun yung mga bagay na isusurpresa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Hindi po ba? Yun yung ganting palang na masusurpresa tayo doon. Kasi para doon yan, hindi yung para sa langit. Kaya kung meron pa tayo hindi nalitin dyan sa Diyos, sa iba mo nang sabihin mo na, di ba? Yun yung mga bagay na hindi para sa sabihin mo na. Di ba? At yun ay para lang kapag naparating ka sa langit. Di ba? Ang pinalatang natin sa atin, yung kanyang pagkalinga ay kung pagmamahal na ibigay sa atin para tayong maging kandidato sa buhay ng bilang hanggan. Sabi po ba? At maintindihan natin na sinasabi ko kanina, dapat natin maintindihan na ang Diyos ay gumagawa sa masama sa mabuti ng ating mga buhay. Siya yung tagapagparusa, tagapagpatuloy ng ating mga buhay. Siya rin yung tagapagbigay biyaya ang kapatay na sa mga buhay. So, hindi ibig sabihin na gusto na Diyos nasa kasamata na kapinaparusahan niya at ay ginutuloy kasi ayaw ng Diyos na karatili na diyan. Gusto na Diyos magkaroon pa ng buhay na diyan at kasama. At makapamuhay ka isang buhay na kahit upang malaki, wala kang pinakatakutan. Isang buhay na magdudulot sa inyong ginhawa at pagkatagumpay sa mga susunod na araw. Isang buhay na tatakip sa lahat ng mga masamang bagay na pinagdaanan mo ng nakaraan. Amen? Na magiging isang bagong tao ka, isang bagong nilalata na lumipas na ng mga masamang bagay sa inyong buhay. Yan ang mabuting pagkalinga ng ating tao. Amen? Ganyan po ba? So, and lastly, makamatid, yun tayo. Sabi sa awit na lang natin, sabi dyan mo, O Diyos ko ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip. Ito yung closing verse sa atin na ako. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito ay iyong nababati sa buhay ng lamanggan sa bahan ng akin. So yun yung concluding statement ni David. Sabi niya, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito ay inyong nababatid sa buhay ng lamanggan, samahan mo at lagi. Ako gusto lang sabihin kay David, kung ako ay hindi tapat, sabi niya, subukin mo ako kasi alam ni David na kanyang katapatan ay nasa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, pinipresent ni David na kanyang buhay ng buong katapatan at buong palinisan na siya'y sumusunod at naniniwala sa ating Panginoon. At tinatanggap niya ng kanyang pagkalinga, tinatanggap niya lahat ng bagay ay sa kanyang kanan. Sama-sama dengan aksi.
Amen?